ito ang lingkod na tapat, maasahan sa lahat. Ang Diyos sa kanya'y nag-atas na tumungin at lumingap sa mga giliw niyang anak. Hosan, Jose, Hosan, Jose, dakilang esposo ni Maria. Hosan, Jose, Hosan, Jose, ika'y lingkod na tapat. O San Jose, O San Jose, dakilang esposo ni Maria. O San Jose, O San Jose, ika'y lingkod na tapat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni San Jose, tayo ay lumalapit sa Kanya at nakikiusap na Kanya rin tayong turuan kung paano magtiwala, kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya upang maging karapat, dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga
kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang ipinagkatiwala mo kay San Jose na misteryo ng kaligtasan ng sangkatauhan nung ito ay simulan, ay libusin mo ngayon sa pagganap ng iyong sambayanan, pakundangan sa kanyaring panalangin, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, ganito ang sabihin mo kay David, pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatataging ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin. At sa kanyang angkan magmumula ang magahari sa aking bayan magpakailanman. Kikilanin ko siyang anak at ako naman ay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi magwawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahi niya ay walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Ako'y tatawaging ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa kanya'y iiral at mananatili sa kanya ang tipan. Lahi niya'y walang wakas, kailanmay hindi lilipas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ipinangako ng Diyos kay Abraham
at sa kanyang lahi, namamanahin nila ang sanlibutan, hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos, at sa gayon, siya'y pinawalang sala. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham, hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos. Tulad niya, yamang siya ang ama nating lahat. Ganito ang nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito ay may bisa sa harapan ng Diyos na kanyang pinananaligan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumikha sa lahat ng bagay. Bagamat wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, kasindami ng bituin ang magiging lahi mo. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Purihin ang poong mahal, ang angkin niyang kabutihan, mapalad ang tumatahan. Sa templo ng poong banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob, ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria'y natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinesa niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat.
Good morning po sa inyong lahat. At mga kapatid, kagaya po ng aking nasabi sa pasimula ng ating misa, ngayong araw po ay ipinagdiriwang po natin hindi lamang kapistahan, dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng ating mahal na Birheng Maria. Palakpakan po muna natin ang ating patron, San Jose. Ang hindi lang po siya patron ng simbahan, siya ang patron of Universal Church. Kaya pala, Father, may papuri sa Diyos. Kwaresma, ang tagal nating hindi narinig ang papuri, biglang inawit ang papuri sa Diyos sapagkat hindi basta-basta ang lalaking ito. Madalas nating marinig yung termino, man of few words. Yung mister ko, man of few words. Yung tatay ko, man of few words. Yung kuya ko, man of few words. Yung boss namin, man of few words. Ito yung mga lalaki na kung minsan ang hirap kausap. Hindi magsalita. Kumain ka na? Okay na ba ito? Ano ba ayaw mo magsalita? Ha, ganyan daw yung mga lalaki talaga. Ha, kaya nga pag daw yung lalaki, daldalero, chismoso. Ano ka ba? Lalaki ka ba talaga? Man of few words. Pero si San Jose, hindi siya man of few words. Sapagkat siya ay man of zero words. Ni isang salita, walang naitala sa sinabi ni San Jose. Father, paano siya naging patron ng Universal Church? Hindi pala siya nagsalita. Wala pala siyang sinabi. Yun ang dahilan kung bakit mula sa lipi ni David, nagkaroon ng isang lalaking itinalaga ng Diyos upang maging halimbawa ng simbahan ni Kristo. At ano ang pinakitang halimbawa ni San Jose sa atin na dapat nating tularan bilang buong simbahan ni Kristo? Isa lang. Hindi siya naging sagabal sa plano ng Diyos. Sapagkat kung minsan, yung mga pagsasalita natin, kaya meron tayo, may kaibigan ako, sabi niya, alam mo, para kang kontraktor. Bakit? Kontra ka ng kontra. Tuwing magsasalita ka, lagi kang kontra. Lahat na sinasabi mo, kontra. Kontraktor ka dapat. May mga tao na kapag nagsasalita, puro kontra. Hindi siya dahil gusto niyang tumulong, hindi siya dahil gusto niyang magtama, kundi dahil ayaw lang niya. Ngunit si San Jose, siya ay isang malaking halimbawa kung paano makiisa, magtiwala, sumunod sa dakilang plano ng Diyos. Si San Jose ay isang taong matuwid, sabi ng Ebanghelyo. Marahil mahal na mahal niya si Maria. May plano siya para kay Maria. Hanggang sa isang araw, nakita niyang nagdadalang tao na si Maria. Ngunit, mahal niya si Maria. Ayaw niyang maging sagabal din sa magiging payapang buhay ni Maria. Kaya ang balak niya, tahimik na lang niyang hihiwalayan si Maria. Dahil kapag nalaman ng mga tao, kasi si San Jose, pwedeng magwala yan. Niloko mo ako. Mapapahamak tayo. Ngunit inisip ni Jose ang magiging kalagayan din ni Maria. At sa panaginip, nagpakita ang anghel kay San Jose. At sinunod niya ang plano ng Diyos para sa kanya at para sa buong Santa Iglesia. Kaya mga kapatid, ngayong Kwaresma, ito ang pagnilayan natin kasama ni San Jose.
Ilang beses ba akong naging hadlang sa mabuting plano ng Diyos para sa kapwa ko? Ilang beses akong naging hadlang bilang isang asawa, bilang isang magulang? Ako ba'y naging hadlang sa ikabubuti, ikaliligaya ng aking mga anak? Bilang isang anak, ikaw ba ay naging hadlang sa ikapapahinga naman ng mga magulang mo? Bilang kapatid, dahil ba sa inggit, ikaw ay naging hadlang sa iyong kapatid? Bilang isang Kristiyano, bilang isang taong, hanggang ngayon ba, hinahadlangan mo pa rin ang mabuting ginagawa ng iyong kapwa? Hinahadlangan mo pa rin ba ang katotohanang dapat ay nalalaman ng iyong mga kasama? Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hilingin po natin kay San Jose na sana sa kanyang katahimikan matutunan din po natin na pagkatiwalaan, una, ang dakilang plano ng Diyos. Pangalawa, ang kabutihan din ng ibang tao. At pangatlo, ay ang angking kabutihang meron tayo. Araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na maging bahagi ng pagtupad at hindi maging hadlang sa kanyang dakilang plano at kabutihan sa simbahan. Amen. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon, magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli lang nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, kasama ni San Jose, na isang lalaking marangal at may dakilang pananampalataya, ilapit natin sa Ama bilang isang pamilya ang lahat ng ating kahilingan. Ang ating pong itutugon, Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang simbahang naglalakbay, naway humikayat sa mga tao sa ganap na pagpapanibago ng kanilang buhay kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatotoo sa salita at gawa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tulad ni San Jose, ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi mabigo sa kanilang tungkuling pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga mag-asawa naway magsama ng may pagkakasundo sa pamamagitan ng tiwala at pag-unawa sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan,
Nagtitiwala kami sa iyo. Ang mga nangangalaga sa mga may sakit, mga matatanda, mga may kapansanan, mga nangungulila o namimighati, naway palakasin sa kanilang mga pagsisikap, manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Sa pamamagitan ni San Jose, ang mga namayapa ay magtamasa ng walang katapusang kapayapaan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Diyos na tagapagbigay ng lahat ng aming pangangailangan, nagtitiwala kami sa iyo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga tatay sa ating pamilya, ang mga tatay na may malubhang karamdaman, mga napapabayaan, naaabuso, at ang mga ama na nagtatrabaho sa malayong lugar sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob at sa pamamagitan ni San Jose, ipagkaloob mo ang aming mga hinaing dala ng aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang maasahang paglilingkod ni San Jose sa iyong anak na isinilang ng mahal na Birheng Maria ay siya rin nawang maganap sa aming paghahain, na loobin mong magawa namin ng may malinis na puso sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong dakilang kapistahan ni San Jose, ang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, niloob mong magpakasal kay Mariyang Birheng Mahal si San Joseng maaasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaong tatay sa ating pamilya. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista,
Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban na po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairin. Katulad ni San Jose, maniwala at magtiwala na gagawin ng Diyos ang sapat at dapat para sa iyo. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno, ang anak ni San Jose. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay
At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo na nanalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ang tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin ang samo namin, sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami, ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat-dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating ika-apat na Lenten Recollection sa darating na araw ng bukas, Martes, March 21, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang atin pong tagapagsalita ay si Reverend Father Jonathan Noel Mojica, ang atin pong parochial vicar. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards tulad ng pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkang nagagalak sa dakilang kapistahan ni San Jose at iyong pinapakinabang sa banal na pagkain sa iyong hapag, ay lingapin mong lagi at panatilihin mong tumanggap ng iyong kaloob sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang aming pasasalamat sa inyong pagsisimba at pagbibigay ng tulong donasyon sa ating simbahan para po sa iba't ibang pangangailangan
at programa ng ating simbahan, lalo na po sa ating social service ministry, ang ating relief office and disaster office, na kayo po ay nagiging kabahagi namin at kasama sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kapatid na higit nangangailangan. Salamat po, at kagaya ni San Jose, huwag ninyong panghihinayangan ang anumang mabuting bagay na magagawa at mabibigay ninyo sa inyong kapwa. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.